Okay, sir, narito po kami ngayong hapon dito po sa inyo. At syempre, mga igan, narito din po at makakasama natin ang spokesperson na si Mr. Muting Sanyano. Sir, ano nga po pala yung connected itong bilang spokesperson? Saan po kayo connected? I am the connected of the political party list ni Ma'am Sandra sa tinatawag na The Champs. Mm-hmm. Ako po yung kanyang tagapagsalita, lalo-lalo na ngayon sa kalagayan nila. Uh-huh. Ako po'y kararating lamang at ako po'y mayroong travel order. Uh-huh. May travel pass din sa San Jacinto. Vaccinated, uh-huh, kompleto tayo dahil sumusunod tayo sa pandemic na in-implement protocol. Health protocol ng provincial government. So, yun lang po. Apo. Sir, narito po kami upang ikangailinawin itong issue na may kinalaman naman sa ipinalabas ng COMELEC batuhan na Resolution Number 001 na kung saan andoon nakalagay po yung may pitsang October 2019, October 14 or 29, something. Hindi po ako gaanong nasa pitsa. So, ano po ang nakapaloob po doon at ano din po ang masasabi ninyo kaugnay po doon sa resolution na ipinalabas ng COMELEC? Kami po ay nagtataka, bakit po itong mga taong tinatanggal nila, mm-hmm, na ito'y bumuto po ng last election 2019. Mm-hmm. So, tinanggal nila lahat ito, hindi lang ito lahat pa lang. Ha? Ito, ayan, pinapakita ko, hindi ko na kailangan isa-isahin. Opo. At ngayon, lumabas, lahat po ito ay 100% na... Sabihin na natin, lahat po ito ay nakasuporta at bumubutos sa Pamilya Cam. Mm-hmm. Regarding this dito sa political rivalry dito sa munisipyo ng Batuan. Mm-hmm. Ako ay nagtataka po lamang at pinapaabot ng aming mahal na PSSO Director, Madam Sandra Cam. Mm-hmm. And I believe that incoming Mayor Marco Cam, Vice Mayor Paulo Cam, and the party, bakit ginawa ito? Mm-hmm. Natatanggalin na nakabuto naman ito nung last election at bonified at, mm-hmm, andito yung mga natanggal at pinahurar nila uli. Marami, mm-hmm, pa. Mm-hmm. Kahapon, marami na silang pinahurar. So, ako yung nagtataka at biglang pinabalik nila at inurar nila at tinanggal dito. Hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng batas meron ito dito sa munisipyo ng Batuan. Kasi so, may noon na lumalabas hersey, pero may mga taong nasa likod nito na, I mean, in-compare ko sa COMELEC chairman natin, parang bago lang yan eh. Hindi ko kilala yan, bago lang yan. Parang itong mga taong ito na gumawa ng kalukuhan na to, mm-hmm, ay mga batikan, mm-hmm, ng mga kalaban mortal ng ating PSSO Director at ni Marco Cam. So ito lang ang tanong ko, bakit ganito? Mm-hmm. Bakit tinanggal nila ito at ngayon pilit nilang pinapahurar? Na andito ito, bumuto lahat ito ng last 2019 election. Ano bang violation na mayroon ito? Andito po yung mga documented. Gusto ko lang po ilinawin po sa inyo. Hmm. So, batay po dito sa records na amin pong nakita ay mahigit po ito, ikangay umabot po ng 95, ibig sabihin 95 persons, na yung mga residente ng iba't ibang barangay katulad ng Barangay Rizal, Sawang, Panisihan, Mabuhay, Nasandig, Danao, at maging dito naman po sa Costa Rica at Burgos. So ilan po dito at ang sabi nyo po ay kumbaga ito po yung talaan o listahan ng mga nakapaloob dito sa isinasaad sa Resolution Number 001 na may pitcha pong October 14, 2019 na kung saan ay disapprove ang kanilang pag-registered. No? Yung naman nakapagtataka kasi sa totoo last election, itong lahat na binanggit mong barangay, mm-hmm, maliban lang dito sa isa, mm-hmm, lahat po dito landslide halos si Marco Cam. Uh-huh. Talo sila lahat dito. Uh-huh. Ngayon, bakit ito lang? Uh-huh. Ito, sinasample ko sa iyo itong kampanyas na to. Itong barangay kampanya sa to. Kahit isurvey natin, iilan ang bahay. Iilan ang bahay. Siguro mga 15 pa 20 bahay dyan. Pero I believe, 800 plus voters yata meron yan.
Anong ganyan? Ba't wala dyan? Itong ibang barangay, kanlibas, ganyan. Sa kanila, kanlibas, ganyan, sa poblasyon. Bakit wala? Yun lang ang tanong ko. Asan dito ang tinatawag natin na sabi nyo malakas kayo, ganyan, pinapakita nyo na itong mga kam na to, ganito. Mm. Pero in fairness lang dito sa kay Ma'am Sandra Campe, sa ESO Director, hindi niya kailangan pang lumaban dito. At saka anak niya kasi very established na sila. Pero dahil po na siya ipinanganak at dito dumaos ang kanyang dugo dito sa Isinilang, sa kanyo, sa PCSO Director siya sa National Government, ang ako na observer ko, hindi siya namimili kung paano siya tumulong. Lahat sa buong Pilipinas, medical assistance, scholarship education is assistance throughout the Philippines, lahat tinutulungan ni Ma'am. Assistance, lalong-lalo na ito sa pandemic. Ilang probinsya ang binigyan ni Ma'am. Linaban niya sa board na magkaroon ng different millions assistance from the PCSO to the different provinces, including our province. So why is it? Ganito pa ang mangyayari sa ganito dahil malapit na ito. Tatakbo na naman ulit si Marco Ham. Eh ngayon, nagkakaroon sila ng mga kunting problema sa kanilang dinadaanan na nagiging biktima sila nitong mga panahon ng Santo. Politika dito sa atin sa Pilipinas. So, ibig niyo pong sabihin, sir, sa inyo pong ay parabagang lumabas po ito na may along politika o pamulitika itong lumalabas na yung mga ilang residente na nandyan po sa sabi nga, disapprove yung voters registration. So, yun po ang duda ninyo. Yes, I believe because this barangay dito nanalo. Dito nanalo si Marco Ham last 2019 election. Dito, bakit dito? Asan yung ibang barangay na pinanalunan nila? Opo, sa ngayon po, may pinalabas na bang decision, order, kaugnay po sa resolution na iyan na talagang, kasi kung pagbabatayan pa natin, kung hindi po nila grinant yung sa loob ng 6 na buwan or 1 taon, allowed na ang isang residente na magparehistro. So ngayon po lumalabas na may pitsang October 14, 2019 ay mahigit magdadalawang taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, naka-stay na po sila ng magdadalawang taon. So yun po ang alamin natin. Meron na ba kayong nakuhang impormasyon kaugnay po dun na allowed na sila muling magparehistro or may mga ilan na po dito na andito ang pangalan na nakarehistro? Nakarehistro naman po dahil siguro na-alarma sila. Hindi natin alam kasi ayan. Sa ngayon po ay makakasama natin ang isa sa mga pangalan na tinanggal na disapproved na andito naman po nakapaloob sa resolution number 001, si Tatay ED National. Tay, maaari nyo po bang maikwento sa amin kung bakit po na-disapprove kayo or kayo po ay tinanggal? Ano po daw ang dahilan? Punta sa politika. Mamulat, sabi mo. Punta kami sa politika pa na. Okay. So sa ngayon po, nagrehistro po ba kayo ngayong araw? Ngayong September 28, 2021. Mga anong oras po kayo nagrehistro? Kanina? Alas 10:30 ng umaga. Okay. So, Tay, yung pangalan nyo kanina ay ikangay nagparehistro kayo uli na dati ay registrado kayo tapos tinanggal kayo. So, yun po. Tinanggal kayo sa listahan sa COMELEC. Okay. Tinanggal pero binalik naman yan. Binalik. Okay. Okay, Tay, maraming salamat sa kaunting paglilinaw upang maliunawan natin itong isyo na nabanggit po ng ating spokesperson na si Sir Moti Sanyana. Sir, tuloy po tayo dun sa inyong pagpapaliwanag at kaugnay naman po sa mga nangyari dito sa isyong ito. Ako po ay nagtakaman lang at salamat. Opo, dito may isang tao, marami sila. Kailangan isa lang naman ang pinaliwanag mo. Na ang punto lang dito, tinanggal, tapos ngayon binabalik, wala na.
Yun lang ang aking punto dito. Anong dahilan? Nakapagboto naman ito ng last election. Tapos ang dami nito, hindi lang isang taan, dami nila dyan. Tapos may mga marami pa. At yung iba na nagboto dito, lalo na mostly yung mga dating panahon ng mga Alporte na naging mayor din dito, yung pamilya na ando na sa Manila, nag-stay dahil may mga estudyante, nagtatrabaho at doon na rin nagtitira. Pero dito sila bumubuto. So umuwi sila. Umuwi sila pag election. Oh, ngayon nagtaka sila, bakit for the first time nangyari lang ito? Nawala na sila lahat, halos pamilyang Alporte na sa 20. 26 yata sila nandoon. Ang iba andito sa Bicol. As misan nga, ang alam ko, parang isa pang asawa ng sanggunang bayan natin. Biktima rin na sa panananggal. Tapos ito lang ang i-point ko na. Ano pong dahilan at ginawa nila ito sa mga barangay na pinanalunan ni Marco Cam ng last election? May isa lang dito sinihingit nilang nasandig, natalo si Marco Cam. Eh ito no, Sawang, panalo si Marco Cam. Costa Rica, panalo si Marco Cam. Burgos, panalo si Marco Cam. Ano pa ito na andito? Costa Rica, Burgos, Sawang, panalo si Marco Cam. Kasi ang pinalunan ni Marco Cam is 6. Danao. Danao, panalo si Marco Cam. So sa Katurusig Barangay, 6 ang panalo ni Marco Cam. 8 sila. Kaya nga ako nagtataka sa 8. Ito binabalik ko po. Hindi ko na kailangan pa isa-isahin pa. Ako yung nagtataka dito. At dati rin ako dito naging private secretary ng panahon ni Board Member Alporte noong 1998-99. Nagtataka ako dito sa Barangay Cambañes na to. Iilan lang ang bahay. Bilangin mo siguro mga 15 to 20 houses. Household. Apo. Bakit nagkaroon ng 800 voters yan? Saan? Kasi pag sinabi mo almost 800 voters yan, ang bahay dyan, ilagay na natin. 100 bahay. 8 times 8 natin, 800. Grabe naman yun. 200 bahay. Times 4, regular yun. 800 voters yun. Kasi pabayad lang yata andyan. Sino bang may anomalya? Ay, naamin namin ang laki at talo dyan ni Marco Cam, 500. Nakapagtataka, di ba? Tapos itong mga kunti na lang na pinalunan ni Marco Cam, sinakripisyo ng mga tao na gusto sumuporta sa pagbabago, sa changes, sa pagbabago, gagawin pa nilang ganito. Yan lang naman ang gusto ko lang linawin, na pinapaabot po ng ating mahal na PSSO Director at ni Marco Cam sa ating bayan ng Municipality of Batuan. Sir, baka may mga idagdag pa po kayo kasi kailangan din po natin kunin yung pahayag ng COMELEC officer. Yun lang, ako'y sinasara na ganito, na mali ang, hindi po. Kundi bilang demokrasya tayo, may karapatan tayo magsalita, may karapatan tayo magtanong. So, ito lang ang tanong ko na gusto ko lang ipaabot sa kanila. Sir, meron na po kaming lilinawin at dito po kaugnay sa resolution number 001, may mga nabanggit na po dun. Pero yung 95 na ikangay na disapprove. Yeah. Opo. So, ano na po ang status nila sa ngayon? At meron na po bang desisyon kaugnay po dito sa resolution number 01 dated October 14, 2019? I read that resolution. Actually, yung resolution na yan ay yung decision ng ERB hearing at the time, yung members ng ERB. Pinapatunayan lang dyan na disapprove nga yung mga nag-apply na botante base sa resolution na yan. So, wala na po tayong magagawa dyan at disapprove po sila. Hindi sila narehistro nung time na nung ERB na yon. So, disapprove po sila. So, ang magandang gagawin dyan, yung sa 95 na yon, ay sabi ko kanina, to register again, apply for registration again. Yun lang po ang magandang paraan para dyan na makarehistro ulit sila. So sir, may doubt at medyo meron pong ikangay pag aalinlangan pa rin at medyo kabado pa rin sila na baka sa darating pong sa halalan ay hindi na nila makita yung kanilang pangalan. Pero sa ngayon, I know may nabalitaan po ako na
re-registered itong ating pong mga involved po dito sa resolution number 001. Meron po kasi kung napansin, ano, may mga tao kasing hindi naiintindihan yung proseso ng sinasabing ERB hearing, Election Registration Board hearing. Once na yung aplikante nag-apply, yung application niya, aantayin yung schedule for hearing para makita kung talagang kung qualified siya sa nag-apply siya for registration, like transfer or new registration. And then kung merong nagprotesta, yung mga natanggal kasi na sinasabi niyo, meron po nagprotesta noon. So every registered voter has the right to oppose or challenge the applicants. So meron po oppose sa kanila, at ang gagawin ng ERB is to ERB chairman is to issue summons dun sa mga butanting pinotestahan. Pagdating ng schedule ng hearing, pupunta dapat sila kasi binigyan sila ng summon, at doon tatanungin kung qualified ba, doon malalaman pala kung qualified ba o hindi yung butante, base doon sa ebidensya pinresenta ng challenger, ng opposition. Based dyan sa resolution na yan ng ERB October 2020 ba? 2019. October 14 po, 2019. Opo. Ang nangyari po doon is, ang nakita ko sa resolution, for failure to appear. Kaya na-disapprove. Ang isa lang po ang magiging dahilan dyan, ano, sa base sa tinagal-tagal ko na dyan sa COMELEC sa ERB hearing, isa lang magiging dahilan niyang for failure to appear. Either nung time na nag-serve yung summon sa barangay na sinasabing residente nung nag-apply, either wala doon yung nag-apply na binigyan ng at merong summon, kaya hindi niya na-receive yung summon. Isa yan sa mga dahilan. Nung time na nag-serve yung nag-deliver yung pinapa-serve ng ERB sa summon dun sa mga nag-apply na mga aplikante na subject nung opposition. Yun lang ang nakikita ko dun na dahilan. Kaya hindi sila naka-appear. At based naman na nakita ko sa minutes, merong mga barangay officials from dun sa mga barangay na concerned na merong mga opposition na nag-testify dun sa hearing, nag-testify. Hindi ko alam kung kanino sila nag-testify based doon sa minutes na nakita ko. So, merong barangay officials na involved na nag-identify siguro kung taga doon ba sila or hindi yung mga na-challenge ng mga aplikante natin. Doon lang ha, yun ang basehan ko. Ito po ay kaugnay po din pa rin sa resolution number. Itong 95, sir, and then kasi ang ilan nito ay, kung hindi tayo magkamali, baka andun na yung iba sa Manila, nagtatrabaho. So, they are allowed to re-registered for registration nga po, itong sa ngayon. Apply for registration. Yan po ang nila. Para ma-qualify for, pwede silang ma-approve. Opo, mag-apply po sila ng registration, tapos, yun nga sabi ko, mag-apply lang sila ng registration. Sa ngayon, ha, until September 30. Hindi ko pa alam, as of this moment, kung merong extension ng registration. Kasi, parang may, ano pa, pag-meetingan pa ng NBank kung mag-ano sila dun sa ano ng Senate na extension for extension ng registration natin. Sir, hingin na lang po kita ng mensahe baka para at least maliwanagan naman po ang tao, baka meron po kayong mensahe na ipaabot dito sa mga butante, ano, at or anumang panawagan po ninyo, welcome po. Well, ang sa akin lang naman is kung yung mga involved dun sa na-protesta at hindi nakapag-rehistro, well, I encourage you to apply for registration dito sa COMELEC ng Batuan, and rest assured na magagampanan natin yung applications nyo during the conduct ng ERB hearing natin. At fair naman lang COMELEC, actually, fair ang COMELEC. Nagdedepende lang yan dun sa evidence ng nagcha-challenge, kung mabigat o hindi. Kaya na-disapprove or na-approve yung na-challenge na butante. Yun lang ang masasabi ko. Okay, sir, sa ngayon, sir, gusto lang namin malaman kung may ipinadala po sa inyong mensahe ang
PCSO Director na si Ma'am Sandra Cam at si Macmac Cam. Ang mensahe po ng ating pinamamahal na PCSO Director, nagawa niyang maglingkod sa buong Pilipinas at dinagay siya ni Presidente bilang PCSO Director. Wala po siyang pinipili kahit sino ka, basta lumapit ka sa kanyang tanggapan, ay tuluyan niyang tinutulungan. Marami siyang tinulungan dito sa probinsya ng Masbate, pero minsan hindi ko sinabi ang mga pangalan. Lalong-lalo na sa medical assistance, maraming tinulungan si Ma'am Sandram sa mga estudyante dito sa Masbate, education assistance. Marami, ayan, documented yan kasi kasama ko rin yung staff niya. Andito kasama ko si Romel Aborde. Maraming tinulungan si Ma'am. Buong Pilipinas, Region 5. Mindanao, Luzon, Visayas. Kaya nga po, dahil po na si Ma'am ay appointed lamang siya ni Pangulong Duterte, kaya naisipan niya po na patuloy ang kanyang paglilingkod. Kaya gumawa siya po at nagbuo siya ng isang partido na sa Partiless. May kasama siya po ng dalawa kasi first nominee siya, may second nominee, third nominee. Pinapaabot rin po ng ating mahal na direktor na habang siya'y nabubuhay, lahat ng makakaya niya, wala siyang pinipili, lahat ng kapamilya niya, lalong-lalo na dito sa munisipyo ng Butuan, handa siyang dumamay, handa siyang tumulong kahit sa lahat na itong problema ang inaarap nila. Yun po ang pinapaabot ni Ma'am Sandra Cam na ang puso niya ay dito siya nabuhay. Aanin pa niya yung pagsiservisyo na yan na alam niya, pero hindi siya makatulog dahil nakikita niya na lugmok pa rin sa kahirapan ang kanyang bayan. Kaya yun po ang kanyang dinalaban. Kaya gustong gusto niya. Sayang ang mga koneksyon niya sa mga national government na dapat ng mga proyekto pupunta dito. Kaya siyempre, politika, kailangan natin na manalo yung anak niya para yung tubig na galing sa nasyonal baba sa provincial hanggang sa municipal level at makakaginhawa ang lahat ng tao sa bayan ng Butuan. Yan po ang pinapaabot ni Ma'am Sandra. Sa mga nagbabati ko sa kanya, pinapatawad na niya, pinapanalangin na lang ni Ma'am Sandra. Hindi po siya nagkakaroon na magsabi siya na wala po sa kanya ngayon yan. Kundi iniisip niya, siya ay biktima, ang kanyang anak ay biktima ng maruming pamumulitika dito sa atin sa probinsya o sa Pilipinas man. Yun lang po ang pinapaabot ng ating mahal na direktor. Naniniwala siya na lalabas ang katotohanan. Minsahe po ni Marco Martin Cam na kahit siya ay isang biktima at inosente rin sa itong mga hinaharap nilang problema. Minsahe po niya na kung ano man po sa lahat ng mga supporters, mga leaders niya, hindi magbabago at lalo siyang natuto. At lalo siyang nagkaroon ng mga changes sa buhay niya kung paano niya pagsisilbahan ang mahal niyang bayan, ang kanyang mga kasama sa partido, kinasinaman niya ng kanyang kakapatid, at lalong-lalo ng kanyang mga supporters, ang kanyang mga leaders. Ibubuwis niya ang kanyang buhay laban para sa bayan ng munisipyo ng Butuan. Kung ano yung nakita niyo sa kanya noon, ganun pa rin. At lalong nagtibay ang kanyang dibdib sa pagmamahal para makita niya, ipapakita niya kung paano niya linaban ang kanyang minamahal na munisipyo ng Butuan. Kasama ang kanyang mga supporters, kasama ang kanyang mga leaders, kasama ang kanyang mga sanggo ng bayan, kasama ang niyang kuya, at lalong kasama niya ang kanyang ina na sa atong pinamahal na sa PCSO Director Sandra Cam. Yun lang po. Okay po, sir. Maraming salamat pa sa pagpaunlak sa ikangay entrevista na may kinalaman naman po dito sa isyo sa ikangay mga talaan na ipinalabas na disapprove ng COMELEC.